Magandang araw po sa ating lahat at welcome sa aking kusina. Muli ako ang inyong madiskarting nanay at ngayong araw, isa ka ba sa mami na nag-iisip anong ipang di-dessert? Anong ipang memeryenda o pang-almusal ng ating mga chikiting? Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay napakadali lang at simple ang mga sangkap na kailangan natin. Kaya huwag na natin patagalin, tara na, atin ang umpisahan. Una natin gagawin ay yung ating chocolate cake. So, meron tayong 1 3/4 cup ng all-purpose flour. Then, maglalagay din ako ng 1 1/2 teaspoon ng baking powder. Samahan na rin natin ng 1 1/2 teaspoon ng asin. Then, mag-a-add tayo ng 3/4 cup ng cocoa powder. So, kung mapapansin ninyo, nilalagay ko sa salaan upang mas mabilis po natin mamix mamaya at maiwasan yung may buo-buo para maiwasan po natin yung ma-overmix yung ating butter kapag hinahalo natin. Mas maganda na salain lahat. Then, pagkatapos natin salain ay i-mix lang po natin ng maigi. Pagkatapos nito ay pwede na natin itong i-set aside at tayo naman ay pupunta sa liquid ingredients na kailangan natin. So, unang-una, maglalagay tayo ng 1 1/2 cup ng brown sugar. Maglagay din tayo ng 1 cup ng tubig. Isunod na rin natin ang 1 1/2 cup ng vegetable oil. Pwede kayong gumamit ng coconut oil kung anong meron dyan sa inyo. Then, i-mix po natin upang matunaw yung ating sugar. So, once na mamix na po natin, tayo ay mag-a-add ng 180 ml ng evaporated milk. So, ang gamit ko po mga manay ay yung Jersey Evaporada. Then, maglalagay tayo ng paisa-isa na medium size ng egg. Itong timpla na to mga manay ay iisa lamang pong timpla na ginagamit ko sa ating chocolate moist cake. So, yan. Isunod na natin ang natitira pang isang piraso ng itlog. Then, i-mix hanggang sa makita natin na natunaw na po or na-mix natin ng tama yung itlog na nilagay natin. At dahan-dahan na po natin isunod, ilagay yung ating dry ingredients. So, para dito sa ating recipe ng ating chocolate cake, mga manay, pwede nyo itong gamitin sa paggawa ng cake. Pwede rin po sa cupcake. So, ngayon, ginamit ko siya sa ating brownies para yung nabibili natin sa palengke, di ba, o sa mga bakery. Pero ito, malinamnam kasi nakita nyo naman, hindi tinipid sa sangkap. So, i-mix lang natin ng ganyan hanggang sa maging smooth yung kanyang texture. So, yan mga manay, makikita ninyo, smooth na yung ating chocolate butter. So, pwede na natin itong ilagay sa ating pan. So, ang gagamitin ko pong pan ay yung rectangular na ang size ay 6 by 11. Then, maglagay lang po kayo ng parchment paper. Para dumikit yung inyong parchment paper, lagyan nyo po ng konting oil. At dahan-dahan natin ibuhos yung ating chocolate butter. At dapat naka-preheat na po ang inyong oven ng 160 Celsius ang init. Ibibake po natin to ng 35 to 40 minutes. Bago natin isalang sa ating oven, ay itaktak po natin para nawawala yung bubble niya sa loob. Then, pwede na natin itong isalang sa ating oven. Ngayon, kung magtatanong kayo, pwede po ito sa steamer, mga manay. Kaya huwag po kayo magalala. So, ilagay na natin. Up and down po ang init ng aking oven sa mga magtatanong. Ngayon, pagkalipas ng 40 minutes, eto na mga manay, luto na ang ating chocolate cake or chocolate moist cake. So, ang gagawin lang natin ay palalamigin at kita nyo, napakaganda ng pagkakabik natin, flat at hindi siya nagbiyak. So, ang gawin natin ngayon, tayo naman ay magluluto ng ating mala chocolate ganache. So, ang una nating kailangan ay isang piraso ng Jersey Evaporada na 370 ml ang sukat. Kaya kaway-kaway sa may mga stock dyan ng Jersey, no? So, ilagay natin ang isang lata ng Evaporada. Ayan, bago natin ilipat sa isang pan. Then, hindi tayo gagamit dito ng cocoa powder. Ang gagamitin natin ay Jersey Condensed Chocolate Creamer, ayan, or chocolate flavor. Para pasok sa budget ng mga mami tulad ko na makagawa o makapagluto ng masarap na pang-dessert, pang-regalo, pang-almusal, pang-merienda sa ating mga mahal sa buhay. Then, napakasimple lang, imimix lang po natin ng dahan-dahan hanggang sa maging iisa yung kanyang kulay bago natin ilipat sa ating pan at doon lutuin. Pero bago yan, mag-a-add po ako ng 2 tablespoons
ng corn flour o corn starch. Iisa lang yun mga manay sa mga magtatanong. So gumamit kayo ng sukatan para maiwasan po yung magkamali. So ganyan po yung pagsukat, dapat hindi ampaw, nakapantay lang sa labi ng ating measuring spoon. Then imix po ulit natin hanggang sa wala na tayong nakikitang harina o yung buo-buong corn flour na nilagay natin. So once na wala na tayong nakikitang buo-buo ay pwede na tayong mag-start magluto. Ililipat na natin to sa ating pan na paglulutuan. So binuksan ko na yung aking kalan at dahan-dahan po natin ibuhos. Pansin nyo habang binubuhos ko, minimix ko para pantay po yung timpla. At haluin po continuous, huwag ninyong iiwanan mga manay kasi mabilis lang po itong maluto. In just 5 to 6 minutes ay unti-unti na makikita ninyo, nag-i-start na siyang lumapot, yan nakikita nyo. At dapat yung init ng ating apoy ay low to medium heat lamang. Ayan mga manay, pagkalipas lamang po ng ilang minuto, mapapansin ninyo, nag-iba na yung kanyang kulay, nag-dark na. Ngayon ay mag-a-add na tayo gamit ang butter pan ng Jersey. Maglalagay lang po ako ng 1 tablespoon at pwede na nating patayin ang ating kalan. Kasi matutunaw na po yung ating margarine sa init nitong ating chocolate ganache. So tutunawin lang natin to, then pwede na natin tong ilipat sa isang lagayan at dahan-dahan natin ibuhos sa ating cake. Ngayon, tunaw na yung ating margarine. So, pwede na natin tong ilipat sa isang lagayan para marahan nating maibuhos dun sa ating ordinary brownies. At pansinin nyo, ito na yung ating chocolate moist cake. Ayan, naglagay po ako ng patungan, then strainer para hindi po maglalawa. At dahan-dahan nating ibubuhos yung ating chocolate ganache sa ibabaw. Ayan. So, dapat po, habang mainit pa yung ating naluto na chocolate ganache, ay dahan-dahan na po natin kagad ibuhos. Kasi kapag lumamig po yan, yan po ay lalapot at mahihirapan na po tayong pakinisin sa ibabaw ng ating brownies. So, ganyan lamang po kasimple. At hahayaan po natin yan lumamig ng ilang minuto bago natin lagyan ng sprinkles. Pwede rin kayo maglagay ng nuts, casoy nuts. Depende sa inyo kung anong gusto nyong pang topping sa ibabaw. So dahil paborito ng mga anak ko ang mga makulay na sprinkles, ito yung aking gagamitin. So kaway-kaway naman dyan sa mga batang 90s na isa sa paborito ang ordinary brownies na nabibili sa bakery noon, di ba? Yung malambot yung brownies na mala. Ito nga, chocolate moist cake. Tapos yung chocolate ganache niya na niluto ay talaga namang malinamnam. Tapos may makulay na sprinkles, batang-batang 90s talaga para tayong bumabalik sa pagkabata. So ganyan lang po kadali ang gumawa or magluto ng masarap na ordinary brownies ni Manay gamit ang Jersey. Kaya kaway-kaway naman dyan sa aking mga members, sa ating mga followers na nanalo ng Jersey nung nakaraan. So pwede ka nang gumawa ng masarap na brownies natin. So pwede na natin tong i-slice, depende sa nais nating laki. Ayan, dahil yung aking mga chikiting ay nakaabang na. So again, sa mga magtatanong, kung walang oven ha, pwedeng-pwede nyo po itong i-steam. Pwede nyo rin itong i-bake sa kawali. Marami pong paraan kapag gusto mga manay at marami ring dahilan kapag ayaw. Muli ako ang inyong madiskarting nanay. Sana nagustuhan nyo itong aking panibagong binahagi sa inyo na pwede ninyong pagkakitaan, hindi lang pang merienda, pang dessert, pang almusal, pang regalo. Siyempre pwede nyo itong ipambenta sa inyong mga mahal sa buhay. Kumita kasama ang pamilya at mag-enjoy kasama ang ating mga chikiting. Kumbaga, nag-enjoy ka ng mag-bake, natuwa pa yung ating mga bulilit. O, ayan na, papakita ko na sa inyo. O, di ba napakaganda? Iisipin mo ba na ganun lang kadali at kasimple ang mga sangkap na ginamit natin? At again, ang Jersey product mga manay ay madali lang hanapin. Available po yan sa mga supermarket na malapit sa inyong lugar. Sa grocery, Pure Gold Robinson, at pwede ka rin mag-order online. O, kita ninyo, napakaganda ng ating brownies, no? At eto na nga ang ating homemade ordinary brownies mula sa Jersey product. Pwede ka nang makagawa, makapag-bake at makapag-create ng iba't ibang mga dessert, pang merienda, pang almusal sa ating mga chikiting na siguradong magugustuhan nila.
So muli ako po ang inyong madiskarteng nanay at kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. Kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!